Do you like it? Ganda. It's not the exact sculpt, pero pinagaya ko siya. Maganda naman yung kinalabasan, di ba? This is promise. Alam ko kung gano'ng kahalaga sa yung sculpture na yan. Hindi aksidente na ako nakakita ng Destiny's Promise para maibalik ko sa'yo yan. Sinag, pwede ba kita maging girlfriend? Oo ba daw? Ha? Yeah! Ayaw mo ba kayo ba to? Hindi naman sa ganon, papi. Kaya lang, bakit si Benji? Ang ginagawa niya doon sa pangitain ko? Bumalik din sa inyo yung Destiny's Promise. At si Badong pa talaga yung nagdala. Ibig sabihin nun, si Badong, destiny mo. Nandito ba si Benji? He'll be spending the night sa Pilanggi. Wala naman siyang sinabi sa akin. Well, baka ayoko lang niya mag-alala. Mag-alala sa? Yung ex niya, dating taga-Pilanggi. Baka naman meron pa siyang feelings para dun sa babaeng yun. Hindi kayo lang dahilan, kaya hindi ka pa niya niya magpakasal. Mag-isip ka ng kanta. Sige. Si CR lang ako. Sige. Noong dumataan, di na mamalaya. Sino si Sinag? She's part of my past. At hindi na mahalaga yun. Girlfriend mo ko and I demand to know. And I demand for your understanding. Saka na tayo mag-usap pag okay ka na. Kilala ko si Trish. Hindi sa patatahimikin ang selos niya. At hindi makakatulong yun sa relasyon namin ngayon. Paano yan? Baka matuluyan yung hiwalayan niyo pag hindi kayo nagkaayos. Hi, Jason. Hi, Benji. Yes, what do you want? You know Kathy? Yeah. Well, she's having a party sa yate nila later. Are you coming? No, I have other plans. Benji, will you loosen up? Masyadong marami ka nang iniintindi. So, baka lang kailangan mo nang makakausap. Nang kaibigan. I just want you to know that I'm here for you. No thanks, I'm okay. I also meant other things, and no strings attached. Marjorie, I'm not the same Benji you knew before, so I think you should know that by now. Sabi nila ang pag-move on ay parang pag-inom ng gamot. Mapait, pero para sa ikakabuti mo naman. Kaso, ang daling sabihin, pero ang hirap gawin. Lalo na kapag hindi ka tinatantanan ng tadhana. Para kang binubuli at patuloy itong gumagawa ng paraan para muling magtagpo ang inyong mga landas. Mami, ganyan ba talaga dito? Mukhang hindi naman nila pinapansin yung gawa ko eh. Tsaka, tingnan mo, ilan-ilan lang yung tao. Ayaw pa nila akong kausapin. Eh, Papi, huwag kang mainip. Alam mo, kasi wala lang yung mga iba pang tao. Eh, baka natatraffic sila. Alam mo naman din sa Maynila, matraffic. Tsaka, ano ka ba? Napapatingin kaya sila sa mga gawa mo? Tingin? Puro sa painting nakatingin. Eh, yung mga gawa ko hindi pinapansin. Kang ganyan. Nahihiya lang sila. Sana nga. Hello po. Hello po. I'm Sally. Teddy Obispo. Tapos ito Kumusta po yung po? Mga gawa niya. Maka gusto niyo punting. Yung CR saan? CR? Opo. Diyan po. Diyan. Dire-diretso lang. Ah, okay. Thank Bukin you. Niyo yung dulo. CR na po yun. Admit it, Trish.
distracted ka. Nako, ngayon pa naman, nag-umpisa ka na sa work mo. Baka mamaya mag-disappoint yung ninong mo. I know what I'm doing, Ma. Alam mo nga kaya. What's that supposed to mean? Trish, ganyan-ganyan din kami ng daddy mo bago kami nagkahiwalay. Hindi ko siya tinantanan tungkol sa mga past relationships niya. Daig ko pang minero sa kakakalkal sa past niya. So ano nangyari? Ayun, hiniwalayan ako. Ito nga ho pala yung mga gawa ko, yan. Yung mga obra ko po yan. Pati po yun. Oo. Mm-hmm. Tungkol ho to sa pamilya, sa mga masasayang alaala. Gandang tingnan, di ba? It's too ordinary. Too mundane. There's nothing to write about here. Really? Aba pa, English-English pa yun eh. Hindi, mami. Hindi naman pwedeng ganun. Hindi na tiningnan maigi. Hindi niya nakita yung value nito. Hindi kakausapin ko. Hindi, okay na yun. Yung wala eh. Talagang walang dating sa kanya. Ano magagawa natin? Hindi, English-English pa ako. Hindi. Hindihan mo na yan. Trish, please don't make the same mistake. Huwag mong hayaang masira kayo ni Benji dahil sa nakaraan. What am I supposed to do? Paano kung mahal ka pa rin niya yung ex niya? Oh, di lumaban ka! Ipaglaban mo si Benji hanggang kaya mo. Intindihin mo siya. Mahalin mo. Tanggapin mo siya kasama yung past relationships niya. Tutal, ikaw naman ang present eh. And hopefully, ikaw rin ang magiging future niya. Mukhang walang nagkagusto sa mga gawa ko. Mukhang di talaga gusto ng mga taga-Maynila yung mga obra ko. Pampilangi lang talaga ako. Huwag mo sabihin yan. Tsaka hindi mo kasalanan, Papi, kung talagang... Eh, talagang iba lang yung taste ng mga tao. Sana nga. Alam mo, Mami, palagay ko siguro, tigilan ko na lang tong ilusyon ko eh. Yung ilusyon ko maging isang sikat na eskultor, wala rin naman eh. Walang mangyayari. Ito mo, ilang buwan na akong sumusubok, pero wala. Napakahirap makabenta. Palagay ko, ang dapat kong gawin, maghanap na lang ako ng ibang trabaho. Diba? Ano sasabihin yung ganyan? Mas maigbit lang talaga yung kompetisyon dito sa Maynila. Eh, kaya pa yan. Alam mo kasi, naawa na ako kay Sinag. Naawa na ako doon sa anak natin. Hindi naman pwedeng lahat na lang nung gastusin natin, iaasa natin sa kanya. Ayoko naman ng ganun. Pamilya tayo. Ang ginagawa ng pamilya, nagtutulungan, di ba? Eh, nagkataon lang kasi na si Sinag, siya ngayon yung... siya ngayon yung may magandang trabaho. Baka siya yan. Oh, si Sinag. Hello, Nak! Ray! Ako, sorry po, kailangan kong mag-swap dun sa isa pang DJ, ah. Biglaan po kasi, pero habol po ako. Okay naman. Pero Nak, huwag ka na humabol. Hindi mo na kailangan humabol dito, okay na. Okay na kasi, ano, patapos na rin naman eh. Ah, ganun po. O sige po, pakausap na lang po kay tatay. O sige, teka. Hello, anak. Hello, tay. Kamusta po yung exhibit? Okay naman. Okay naman. Ako, sigurado po pinagkakaguluhan yung mga obra nyo. Sabi ko naman po sa inyo eh, kayo na po ang pinakamagaling na eskultor sa Pilipinas. Okay po, tay. I love you po. Congrats! Sige, anak. Love you, anak. Uy, guys! Totoo ba na nakahanap na daw ng bagong station manager si Mr. Vera? Eh, yun ang sabi. Sa Monday daw ipapakilala. Suspense talaga.
Sana naman yung mabait at hindi masungit, no? Nai-stress ako, te. Babawasan ang ganda ko. Ikaw naman, may natitira pa ba naman dyan? Lord. At least ang ganda ko, uso. Hindi mo kagaya. Oh, I'm so sorry. Look at this body. Mas uso na kaya ako. Don't you know that fat is beautiful? Hanggang dito lang sandali. Gusto mo i-review ko yung kontrato? Okay, go. Ay, naku. Basta kung sino man ang maging station manager natin, supportahan na lang natin. Tama. Kasi para sa atin din naman yun. Tama! Sunshine, may tama ka dyan. Ikaw talaga, ha? Napaka-positive mo, ha? Siyempre. Eh, sa love life lang naman, nega, yan. Uy, hindi. Okay. Hindi kaya. Hindi ba boyfriend mo na si Badong? Kaibigan ko lang po si Badong. Kaya pala blooming ka, te, ha? Lumalove life ka. Kita ko! Sera! Uy, pero paano na yung ex mo? E di paano yan? Forget mo na. Yeah! Sarap ng kape mo. Pwede ba tayong mag-usap? Hello, Badong! Nasaan ka na ba? Nandito na ako sa meeting place natin kanina pa. Sinag, sorry, nalate ako ah. Pero may dinaanan kasi ako eh. May sinama ako. Sino naman yan? Ito siya oh. Tingin ka sa likod mo. Likod? Sa isang likod mo pa. Sa likod? Likod mo pa. Ayan! Ay, Badong! Sinag! Ano yan? Para sa'yo! Cute! Cute, di ba? Ano to? Ba't may paganto ka pa? Siyempre, alam ko na may miss mo na yung pilangi. Lalo na yung paboritong lugar mo doon, yung aviary. Kaya kinuha ko to. Alam kong hindi ka na mababalik yung pilangi, pero kahit piraso ng ala-ala niya, pwede pa. Grabe ka naman, Badong. Salamat, ha? Uy, Sinag, may tinuro ako dito. Pakinggan mo. Ano yun? Ano yun? Teka. Sinag, ang ganda mo. Ay! O, di ba? Ang galing! May pangalan na nga siya eh. Talaga ba? Si Dong yan. Si Dong? Oo. Bakit si Dong? Kapag dinagsama mo yung pangalan nating dalawa, Sinag and Badong. In fairness, ang corny mo doon ah. Pero pwede na. Pwede na. Sinag at Badong. Tabi. Cute-cute naman yung si Dong. Tinuruan mo pa talaga ha. Nakuto ko siya. Ako, Badong, salamat ha. Talagang hindi ka nagsasawa na masayain ako. Siyempre, ikaw pa. Hmm? Sinag, ang ganda mo. May tuturo ako sa'yo next time. Tama ka, Penj. Wala namang point kung uusisain pa rin kita dun sa mga past relationships mo. They are a part of your past. At kasama yun sa pagkatao mo na kailangan kong tanggapin. Usisain. I'm sorry kung nagselos ako. Nadala lang talaga ako ng emosyon ko kasi mahal na mahal kita. I've learned my lesson. I promise you, hindi na kita kukulitin sa mga ex mo. Wala na akong pake kung sino man yung sinag na yun. Wala na talaga akong pake. Kasi alam ko tapos na kayo at ang importante, di ba, ako na yun nasa buhay mo. Benj, will you forgive me? Sorry. Promise ko hindi ko na talaga babanggitin si Sina. I'm sorry. In fairness, Bessie, dito sa Dalamong Tinapaya. Ang sarap, ha? Sabi ko sa'yo, eh. Galing pa yan ng Poland. Dala ng daddy ko. Oh, maiba ako. Kamusta na kayo ni Badong? Hindi na ba kayo nagkakailangan? Nag-uusap na ba kayo? Okay lang kami. Alam mo, ang saya-saya ko anong binigay niya sa akin yung ibon eh. Si Sidong. Ang cute-cute! Naku, kung alam mo lang kung tuwa yung dalawa kong kapatid. Oh, ayan ah.
Alam mo nang ibig sabihin yan, si Badong, ang destiny mo, Bessie. Ikaw para sa kanya, at siya para sa'yo. Sinag, Badong. Tsaka, alam mo, sigurado rin naman ako na si Benji, meron na rin sariling buhay yun, tsaka love life. May pag-ibig na yun. Siguro nga. Hindi siguro, sigurado. Sigurado akong may girlfriend na yun. Sunshine? Ay! Ay! Hello! Kaligan ko po si Ninay. Hello po! Hello! Ay, may dala po akong ensaymada. Baka gusto niyo po. Ay, no, thank you. Excuse me. Sinagali ka na sa conference room. Andiyan yung station manager natin. Papakilala na sa atin. Okay po, sunod na po ako. Oh, sige, ha? Sige, bye. Sige na wala na ako. Loka? Ay, hindi. Ako din. I have to go. You know, I have a lot of... Meetings. Okay. Mm-hmm. Bye-bye, Bessie. Oo, ha? See you. Ingat ka dyan, ha? O, yung kape mo, inumin mo. Bye-bye. Mwah. Sige, sige, sige. Pagpapahala dito. Thank you! Alam mo rin pala ako. Bye-bye! Bye-bye! Si Benji na nag-desisyon sa lahat ng projects natin sa Tierra Alta. Kung kumilos ka na dati, di sana magiging ganito. Kumilos naman ako, di ba? Talagang sinuswerte lang yung Benji na yun. Sunod-sunod yung pabor sa kanya ni Papa. Kung tutuusin, pwede pa naman mabago ang ihip ng hangin. And I know exactly what to do para masira na talaga yung tingin sa kanya ni Papa. You're gonna help me. Diba? Now that everyone is here, I would like to officially introduce to you my inaanak, Patricia Villanueva. Going to be a new station manager. I reviewed all the programs and lineup. Meron lang akong napansin. Parang masyado na kasi tayong paulit-ulit. Parang pakiramdam ko kasi na-stuck na tayo sa isang format ng program. Pero ma'am, yun po kasi yung hinihingi ng mga listeners natin. I know. At alam ko naman na maganda din yung ratings natin. Pero some programs kasi are very negative. Kagaya na lang ng programa ni DJ Sunshine, right? Yes po. Hindi parang masyadong hugot at bitterness yung ibinibigay mo sa audience mo? Ma'am, dyan po nakilala si DJ Sunshine. In fact, meron na nga po siyang inalabas na libro. Don't get me wrong, guys. Hindi ko naman kasi pinupuna yung programa nyo for nothing. I just want to see improvements. That's all. Mm-hmm. And ayun nga sa programa mo, DJ Sunshine, hindi mo pwedeng lagyan mo ng kahit konting substance yung talks mo? A bit of public service, perhaps? And para hindi naman puro hugot ang natututunan ng audience mo sa'yo. And malay mo, pag nagtagal, manalo ka pa ng award. Right, guys? Sige ba? Nagkaayos na kayo ni Trish? Mapag-usap na kami. Okay na. Eh, sigurado ka na ba na si Trish na talaga? Bakit naayaw mo siya? Ay, hindi naman sa ganun. Siyempre, gusto ko lang na talagang sigurado ka sa nararamdaman mo dahil naman na anak, mahirap ng pagsisi sa bandang huli. Anong... Ayun naman. Tubig. Ang tilapia na lang, natitinig pa ako. Oo nga eh. Hindi ko nga alam kung bakit lagi ka natitinig sa tilapia. Alam ko ba dyan? Isla na yan. Di ba, may mga kasabihan yung matatanda na kapag pinanganak ang suhe, meron kang kakayahan na magpawala ng tinig. Parelax ka lang. Alam mo anak, kung ako ang tatanungin mo ha,
Okay na naman si Trish eh. Mabait. Maganda. Isa pa mukhang mahal na mahal ka niya. Kaya lang, siyempre, pagdating sa ganyan, eh, ikaw pa rin ang magde-desisyon yan. Kailangan talagang sigurado ka na yun yung taong magpapasaya talaga sa'yo. Eto na! Konti na lang, makakapag-down na ulit ako ng isang sasakyan. Pang-apat ko na to. Okay! Sipag at tiyaga ang puhunan sa buhay. Aba, sa huli, meron ka nilaga. Oo. Mga pare, ayaw mo talaga magpaawat, ha? Siyempre. Husay mo, ha? Ngayon pa. Eh, inspired yan kay Sina, di ba? Galing ni Lola. Galing ni Lola. Saka pare. Ang uto na naman. Baka pinaghahandaan mo na yung kasal nyo, ha? Kung naman, uunahan nyo pa kami. Uwe! Ay, sige na, pare, pautang. Utang! Utang agad? Saan pa nga ba pupunta yan? Kundi, para may kasabihan ng mga matatanda. Sa hinaba, haba ng prosesyon, sa simbahan pa rin ang tuloy, kasalan! Yeah. Aba, hindi na pakakawalan ng apo ko si Sinag. Oo, pare. Sabi ko sa'yo, ulitin ko, hindi ka pwede ma-relax. Talingan mo, kailangan mainam ka, mahusay. Ay, alam mo naman si Benji, sa paligid lang yan. Ha? Ano? Hoy, saan yun niya? Nakita niya si Benji? Oo, oh, nakita ko. Pero, hindi alam ni Sinag. Naku, patay tayo dyan. Eh, paano kung magkita yung dalawa? Bakit, Lord? Tingin mo ba, mahal pa rin ni Sinag si Benji? O, ikaw ang dapat kong tanungin. Sapat na ba ginagawa mo para mapalitan si Benji sa puso niya? O sapat na na may pagtingin ka lang sa kanya, pero si Benji pa rin ang mahal niya? Basta sandali lang tayo, kasi imi-meet ko pa si Trish eh. Nilalagyan ko na lang ito ng virus. Good luck sa kanya pagka hiningi ni DGR yung designs niya. Tay! Bato ko sa exhibit niyo! Ah! Patingin! Patingin! Mabilis! Pasay! Pasay! Daddy Obispo's work is... Ano? Anong sabi? Mira, binibitin nyo naman ako eh. Ano? Ba't hindi nyo tinutuloy? Tingin nga. Hindi talaga oh. May pa-suspense pa kayo eh. Hindi naman marunong magsulat yan. Huwag mo na rin pansinin yung sinasabi niya kasi... Huwag ka maniniwala dyan kasi hindi naman niya nakikita yung vision mo eh. Hindi nila alam kung ano yung tumatakbo sa isip mo. Papi! Papi, saan ka pupunta? Alam. Ang arte-arte! Akala mo kung sino!
Kaya bago-bago, akala mo alam niya lahat dito sa registration. Masos, eh, inaanak ni Mr. Bear, eh. Kaya saan na nag-question? Ano kayo? Hayaan nyo na yun. Baka naman talagang pressured lang siya sa trabaho niya, kaya kasi ganyan. Eh, bakit mga programa natin yung pinagdidiskitahan niya? Tama. Ako lalo na yung programa mo, Sunshine. Ako, natatandaan mo pa ba mga pinagsasasabi niya? Oo naman, no. Ano ka ba? Nandito na, oh. Nandito. Tsaka nandito. Nakamarka na yun. Don't get me wrong, guys. Hindi ko pinupuna ang programa niya for nothing. I just want to see improvements. Again, tulad ng programa mo, DJ Sunshine. Hindi ba pwedeng maglagay ka ng konting substance sa mga talks mo? Para naman hindi lang puro hugot ang matutunan ng audience mo. Anong malay mo? Later on, makakuha ka pa ng award for doing that. Right, guys? Right, guys. Guys, nasa rin mo. Ay. Sorry. Sunshine, may gusto ko ba sabihin sa akin? Kung meron, sabihin mo sa akin ang harapan. Ma'am, di naman po ganun yun eh. Nagbibiroan lang po kami kanina. Anong tingin niyo dito sa trabaho to? Joke? Ang taas ng expectation sa akin ng station director. Hanggang leeg ang pressure ko, naintindihan niyo yun. Tapos, pagtatawanan niyo ako behind my back? Sorry po, ma'am. Hindi na po maulit. Sorry po. I just don't want to tolerate this kind of working environment. Hindi naman ako nilagay dito sa posisyon na to para bastusin nyo. Do I make myself clear? Yes, ma'am. Sorry po. Hindi nga kaya na-insecure sa'yo yun? Eh, syempre, sikat ka na. Maglo-launch ka pa ng book. Hindi naman siguro. Siguro, eh, pressured lang yun sa posisyon niya. Benji. Problem. Yes, ano po yan? The file you gave me is corrupted. What? Ma'am, maayos yan when I handed over to you. I don't know. You gave it to me. Tinignan namin ni Pa. Wala namang lumabas. I am so disappointed with you, Patricia. Gawa mo ng parang ito now. Find me a suitable venue that would fit your budget. Kapag hindi mo ito nagawa, pasensyahan tayo. Ma'am, alam ko pong nagsimula po tayong negas isa't isa. Pero gusto ko pong malaman nyo na naiintindihan ko po yung pinagdadaanan niyo. At gusto ko po sanang makatulong. Really? Is this for real? Yes po. Ikaw na bahala dito ah. Sige po. Thank you. Good luck po. Thank you.